morning po sa ating lahat. Okay, so before we start, let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. So we glorify your name, O God. We praise your name. We magnify your name, O God. Yes. Lord, may you continue, O God, to anoint me today, O God, na tanging lamang, O God, yung mga gusto mong iparating sa aming mga makikinig sa araw na ito, ang siyang mangyari, ang siyang mailabas, O God, sa aming mga bibig. And Lord, I pray for everyone who are here right now, O God, to open their hearts and mind, O God, and understanding upang maintindihan nila lahat ng aming pag-uusapan sa araw na ito. Hallelujah. Thank you, Father, and we praise your name. Hallelujah. Okay, alam niyo sa BBC, there are a lot of things na tinuturo doon na hindi po yan siya natututunan sa regular lamang na Sunday services. Tulad ng mga words, kumbaga, and their meanings, like Greek words, mga Latin words, Hebrew words, ganyan. So, sa Biblia, kapag ang Diyos ay may, when God appears to someone, it is known as theophany. So, ano ba yung theophany? Mga BBC students, alam nila yan. So, it came from the Greek, this theophany is Greek word. It means, theo means God, and phany is appearance. So, ibig sabihin nun, God appearance, or the appearance of God, or in other words, divine appearing. So, alam niyo na, kung gusto nyong malaman, kung gusto nyong matuto ng mga ganong salita, ng mas marami pang mga bagay na di pa related sa Biblia, kasi in BBC, hindi mo, ang tawag yung hindi mo naririnig sa Sunday services lang, mapapag-aralan mo sa BBC. Yeah. At maraming mga bagay na magdi-deep yung ano, yung understanding sa Bible, and then sa mga bagay-bagay na related sa ating Panginoon. So, I am encouraging everyone of you na hindi pa naka-enroll sa BBC, na mag-enroll na po kayo, okay? Pag-tumpik-tumpik pa. Ito ay sa second week, next month ng February, mag-o-offer siya ng new course. Kaya, mag-enroll na po kayo. Huwag niyo nang tanungin yung magulang niyo, yung asawa niyo, anak niyo, kung mag-enroll ba ako, mag-enroll na po kayo, okay? Amen. So, ayan. So, yung encounter ng mga tao sa Biblia kay God, di ba? Ito ay mga, there are wild stories, but God never seems to act how we would expect. So, last Sunday, Brother Steve talked about the encounter of, sino pa yung naka-encounter kay God last week na sino po nakaalala? Jonah. Wow, nakinig sila. Praise God. Okay. Si Jonah, encounter niya kay sa ating Panginoon. And today, we'll consider also the fascinating encounter with God and the prophet si Elijah naman ang ating topic ngayon. Okay? And, you know, to me, this encounter is one of the most comforting and practically helpful stories if you ever get to the point where you're feeling exhausted, you're feeling burnout, or you're feeling hopeless. You know, exhaustion shows up differently for different people. Maybe some of us feel, ngayon, may nakaka-feel sa atin ng feeling down na sila, di ba? Depressed, stressed, and mga nag-worry sa mga bagay-bagay. And yung iba, madali na lang, alam mo, irritated sila, madali na lang magalit, ganyan. So, yung iba naman, lahat ng nabanggit ko, nafe-feel nila lahat. Pero sana huwag naman, di ba? And, you know, as followers of Jesus, what can we do when we are feeling, exhausted? Kapag na-exhaust tayo or feeling hopeless tayo, is there any hope or any grace for the burnout? And in our text for today, we'll see how God cares for Elijah nung naranasan niya yung ganitong situation. So, ang ating title ng ating topic is Rising Up to Hope. Kung may Bible po kayo, open nyo sa 1 Kings chapter 19, 1-18. Pero kung wala naman, meron dito. Tingnan nyo na lang dito sa ating projector. Ayan. Okay. Hindi ko babasahin yung buong 19 ha, kasi as we go on with our topic, madadaanan naman natin siya. So for our text,
This will be on verses 1 to 4. It says here, "Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, 'May the gods deal with me, be it ever so severely. By this time, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them.' Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went on his journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. 'I have had enough, Lord,' he said. 'Take my life. I am no better than my ancestors.'" So, just a quick background po sa chapter 18. You know, Elijah is one of God's prophet na he had just experienced one of the most amazing victories in the Old Testament. Yes. He had been used by God and to defeat and to destroy Baal's prophet, right? Mm-hmm. Kung binarit na babasa niyo Biblia niyo, alam niyo ito. And he witnessed the incredible strength and power of the Lord at work in the world. And yeah, if you know, we can see here the trust and faith of Elijah in God. His eagerness to show the unbelievers, the Israelites, unbelievers na kung sino, who is the true God. And we see how Elijah defeats Baal's prophet. So, nakita niyo dito, hindi ko siya ito kwento kasi mahaba. So, assignment niyo siya, kung gusto niyo malaman, di ba, exciting, ano ba yung nangyari pag sila sumasayaw? Bakit ano yung apoy doon, di ba? So, that will be your assignment. I will not tell the whole story so that, you know, you will encourage to read your Bible kung ano nangyari dyan. Naka-exciting yan. Kaya basahin niyo siya sa chapter 18, okay? And this is in Mount Carmel. This is one of the most amazing stories, sabi ko nga, you have ever read in the Bible. So, we see here how God immediately responds to Elijah's prayer that led to the defeat of Baal's prophets. And sa ating text, may nabasa dun si Ahab, diba? So Ahab isn't just a bad king, but a wicked king among other kings of Israel. And he was married to Jezebel, who is also a wicked king. She is more wicked than Ahab. So imagine these two wicked people together. Di ba nang asawa sila, married together. What will happen? Di ba? So, wicked. Yeah. What will happen to the kingdom? It will be a mess, you know, full of evil works. Okay? And according to our text nga, God worked through Elijah, made it to the queen. So narinig ni Jezebel, di ba? Pinarating sa kanya ni Ahab. And Jezebel, rather than turning in repentance and faith to God, she swore to pursue and to destroy Elijah. Diba? Sabi niya gusto niya patayin daw si Elijah. And ito naman si Elijah, after all that he had seen God do, Jezebel's threats shouldn't have bothered him. Amen? Yes. But her threats did bother him. So, alam mo yung hindi, nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, but then he allowed Jezebel's threat to bother him. And, you know, Elijah focused on the words of Jezebel than the word of his great God. And through that mistake in that moment, Elijah's heart was filled with fear. Amen? And that fear led him run away from the people and the problem he had faced instead of running to God amid his problem. And you know, today, the world's power still has no power over God. Yeah. But the words of this world can and do have a power to those who listen to them instead of the words of God. Mm-hmm. So kung makikinig tayo sa salita ng mundo, wala pa pangyarihan sa salita ng Panginoon. Pero kung alam natin yung sarili natin na makinig doon, talagang malalayo siya sa atin, mananalo siya sa atin over yung sa salita ng ating Panginoon. And alam nyo, ang ano nito, tulad lamang ng kapag
yung wala kang sariling decision ba? Wala kang sariling decision. Kunyari sa baptism, you already received Jesus, Christ as the Lord and Savior of your life. And then, you just need to proclaim and you just need to celebrate. Proclaim to the world that you have accepted Christ as your Lord and Savior. But then, ikaw, sarili mo, I need to ask my mother's permission before I undergo baptism. I need to ask my husband first. I need to ask permission. So what if your husband and your mother says no? So you will, ayaw mo na magbabaptize. Diba? Kasi nag-depend ka. Nagre-rely ka sa sinasabi ng iyong magulang, yung mga taong inas mo. So, instead na ikaw yung makahatak sa kanila, ikaw na yung hahatakin nila. Amen? Isa pa yung pagpapa-membership. Kasi sabihin ng asawa mo, scam yan. Scam na church yan. Scam yan. Wag kang ano dyan. Pagpapa-member dyan kasi ni-scam pa lang ng mga yan. Okay? Ikaw, alam mo na yung sa sarili mo, alam mo yung totoo. Pero kung makinig ka, sinasabi ng iba, na hindi naman nakakalam ng katotohanan, ikaw ang talo. Amen? So, let's go back to our text. Tayo ba, nakaramdam tayo ng ganun na dahil sa takot, lumayo tayo, lalayo tayo sa Panginoon, ready to give up. Diba? Kung saan sana lang tayo pupunta kasi parang wala ka ng, alam mo yung walang direction na yung buhay mo, ganyan. And, you know, maybe ngayon, may nakakaramdam sa akin ng ganun ngayon. And, anong feeling na, anong akala natin, anong expectation natin sa response ng Panginoon? Anong response niya kay Elijah? Ni-rebuke ba niya si Elijah? Did he respond to Elijah with a rebuke? No, right? You know, Elijah had seen God amazing things. Yes. God do amazing things before. And, you know, I could imagine God saying to Elijah na, hey Elijah, you have seen what I did in Mount Carmel. So, why did you allow Jezebel's word to, you know, to threaten you and to run away from the people, from me? Elijah, where's your faith? Ano ba? Ano ba, Elijah? Asan ba yung parang pala tayo sa akin? Diba? So, baka ganun yung sabi ni, ng Panginoon kay Elijah na nakita na niya yung ginawa ng Panginoon, pero mas nalaig yung takot niya na sinabi ni Jezebel. And sabi pa ni Jezebel, diba, isang araw lang yung binigay sa kanya. Tapos na yung isang araw, pero siya, tuloy pa rin sa mes, dumayo pa siya, tapos na nga yung isang araw na binigay sa kanya ni Jezebel. So, you know, I hope na after this sermon, if you're feeling or going through the same thing Elijah had gone through, we can rise up to hope. Amen? The Amen. Hope that our Lord Jesus can only fulfill. Yes. Amen? So, how is God the hope of the hopeless? Paano ba ang Panginoon ang pag-asa ng mga nawawalan ng pag-asa? Kung feeling mo lang kapag pag-asa, huwag mong isipin yung kapatid na ano pa, wrong info yung alam mo. Kasi ang Panginoon, kasi may pag-asa tayo at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoon, the God, the hope of the hopeless. So number one, paano daw ang Panginoon na siya ang pag-asa ng mga nawawalan ng pag-asa? He nourishes us back to strength. So verses 5 to 7. Pero ano ba yung nourish? Ito ba, di ba yung binibigay yung mga kailangan natin para ano ba yun? Lumakas tayo, ganyan, magiging sa good condition tayo. Pinapalusok tayo ng Panginoon, binabalik kung ano yung nawala sa atin. So sabi sa verses 5 to 7, then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So, after running away for his life and after getting to the point of, you know, despairing of even life himself na gusto pa niya, Lord,
take my life. You know, I am no better than my ancestors. Kanya siya na yung gusto na niyang mawala sa mundo. Gusto na niyang mawala sa mundo. And an angel comes to him in the wilderness and ministers to him. Na nababasa natin dito, but this is no regular angel. It's an angel of the Lord. This is an angel who, you know, represent the very power and presence of God himself. Ano bang ginawa niya? What does he do? First, he touches Elijah. Di ba hinawakan niya si Elijah? Yes. And then, twice it says, the angel touched him. Pero bakit ba niya hinawakan? Why did the angel, touch Elijah? Because, you know, human beings need touch. It's comforting. Di ba kapag may nangihina sa atin, kapag kaya mo yan. Di ba nakakomfort tayo kahit na ganun mo lang yung ano. Kaya kapag may kilala kayo, katabi kayo na may pinagdadaanan, sabi mo, balit, kaya mo yan. Okay? Yes. Nakakagaan yun ng loob. So, ayan. Ano ba? Yeah, bakit niya ginawa yun? Dahil nga yun ang tao, kailangan ng comfort, ganyan. And ano pa, pangalawa, he feeds Elijah. Second, he feeds Elijah. And twice it says, the angel of the Lord cooked a warm meal for him. It says, he was strengthened by the food. Diba, lumakas siya sa food. So, ayan. So, yung sinapay niya, yun yung water, mainit-init pa kasi may apoy pa siya dyan. Diba? Sana all, kapag lumalayo tayo sa Panginoon, binibigyan mo rin tayo ng kain, ng tubig, ganyan. So, you can clearly see here that when Elijah, you know, ran away from the people and the problem that he faced, God didn't run away from him. And, yeah, you know, Elijah was exhausted, not just physically, but also emotionally, and mentally, spiritually, and, you know, had yung feeling niya na ano, yung wala nang point yung sa ministry niya, wala nang nangyari sa ministry niya. And so, in his hopelessness and exhaustion, Elijah cried for the Lord to take his life. Si ang Panginoon, he had no plans to take Elijah's life. Instead, he had plans for Elijah's life. Yes. No, yes. But not to take away his life, but he still has a work for Elijah to do for him. And si Elijah, di ba? Pero yung plano ng Panginoon ngayon, hindi agad-agad na, di ba, pagpunta ng angel kay Elijah, agad-agad na, oh, ito yung gagawin mo. Hindi agad-agad. Ano mga muna ginawa niya? Nourish niya muna yung strength na nawala kay Elijah. Yung kailangan niya muna. Ano mga kailangan niya ng panahon na yung pagkain. So, pagbigyan niya ng pagkain. Tulog, rest, di ba? Pinagpahinga niya si Elijah bago niya sabihin kung ano yung plano niya sa buhay ni Elijah. So, God fed Elijah and God gently kept Elijah going. You know, yung today, pagka nakagawa tayo ng masama, nakaka-apekto yun sa ano natin, nakaka-apekto yun sa kalusugan, sa physically, emotionally, and spiritually na pamumuhay natin. Kaya, kung may pinagdadaanan tayo, isipin mo kung anong nagawa mo. Kasi apekto niya yun. Effect yun ng ginawa mo sa buhay mo. Ganon. So, lahat ng nangyari, may root cause yan. May root cause yan. So, ang Panginoon, concern siya sa ano natin, sa physical na pangangataon natin, kasi diyan namumuhay. Diyan namumuhay ang Panginoon sa katawan natin, and it affects. Kapag ka, kasi, diba, hindi maayos yung physical na pangangataon natin, maapektuhan yung spiritual health din natin. Amen? Sabi ni, ano, ni Dr. David Jeremiah, God is the source of unlimited power, and we are made to receive His strength into our lives. We are wired for God. So, our God is a powerful God, and He made us for Him. Ginawa niya tayo para sa Kanya, hindi para sa mga kalokohan natin, di ba? We are made for Him alone, and we are made so He can give all the strength we need in our lives. And sa Psalm 29:11 naman, sabi dyan, the Lord gives strength to His people.
The Lord blesses His people with peace. Ang Panginoon, He knows all about us and yes. what we'll be dealing before we ever, we even knew it. Alam nga pa rin ang mangyayari sa buhay natin bago pa man natin malaman. Yes. Bago pa man natin malaman. And He is quick to come at our rescue at any time. And you know, if each of us felt abandoned or felt alone when it seemed na the world had been shattered by, alam mo yun, yung mga may daming bad news na dumarating sa amin, ay sa atin, mga magte-text sa Pilipinas, tatawag, itatag mo pa yung mga problema mo dito, sa amo mo, sa trabaho mo. Diba yung parang feeling natin, wala na tayong kapag-asa, diba? Na parang gumuho na yung mundo natin, gumuho na yung mundo natin. But then God comes into the center of our pain and weakness and faithfully holds us up. Pero meron tayong Panginoon na nag-hold sa atin para hindi tayo tuluyan na bumagsak. Alam mo yun, ang Panginoon ay hinuhold tayo papataas, hindi pababa. Yes. So He comes in the way that He knows we will respond to and receive. The strength and peace God gives refreshes and renews us. It lights up the way and helps us to hope again. Okay, so yung binibigyan ng Panginoon sa atin na lakas, nire-refresh niya tayo, binibigyan tayo ng nire-renew niya, yung nawala sa atin. Amen? So, that's number one. And number two, He replenishes us with awe and wonder. Ito sa verses 9 to 11. Pero ano muna yung replenish? Ito yung nire-recharge nga, nire-renew, nire-restore tayo, pinifreshen tayo ng Panginoon. Ano naman yung awe and wonder? Ito yung mga kaganapan sa buhay natin na, ay, may ganun pala. So, alam mo yung ano, yung namamangha lang tayo, totoo ba ito nangyayari na to? Totoo ba to? Deserve ko ba to? Ganun. So, yung nire-review tayo ng Panginoon ng mga bagay-bagay na hindi natin lubos ma-imagine na mangyari sa atin. Ganun. So, sabi dito, and the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. Israelites have rejected your covenant, turned down your altars, and put your prophets to death with sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. The Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. So, Elijah was still running away from everything, from everyone, but yes. no matter where he went, no matter how hard he tried to, you know, hide from the Lord, hindi siya makakatago sa Panginoon. Amen? Elijah couldn't hide from God. So, in his perfect time and way, God came to Elijah and spoke to him. Elijah, anong ginagawa mo dito? So sabi nga ni Elijah na, Panginoon ko, sabi niya, sobrang, yung parang ng palataya ko sa'yo, sobra-sobra, sabi niya, yung sobra yung committed siya sa Panginoon. Sabi niya, yung mga Israelites, sabi niya, nireject yung covenant mo, sinira pa yung mga altar, sabi niya, pinatay pa yung mga prophets, sabi niya, ako na lang yung natitira at ngayon, gusto naman nila akong patayin, sabi ni Elijah. So, anong tingin natin ang respond ng Panginoon sa kanya? Sabi niya na, He told him to go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Dito naman siya sa Mount Horeb. So, God shows up once again, but not in the way we might expect. Kasi, di ba, minsan ina-expect natin yung Panginoon na magka-appear pagdilat mo, hoy, Panginoon, nasa harapan mo. Di ba? hindi gano'n, na pagising mo lang Panginoon, nasa katabi mo siyang natutulog pala. Hindi gano'n. Dumating yung mga, there's a great and powerful wind.
yung mga bato, ganyan. But then, the Lord was not in the wind. And also, there is a powerful earthquake came, but the Lord is not in the wind. Yeah, but the Lord wasn't in the earthquake. And also, there came a consuming fire. Pero, but again, you know, the Lord wasn't in any of this, you know, this place of power and strength. And, you know, how does God appear to Elijah? Napakasimple lang. Simple. Gentle whisper. Diba? Bumulong lang siya. Bumulong lang ang Panginoon. And malit, yung Panginoon pala mahihihin. Soft lang yung voice niya. Soft lang yung voice niya. And, it was, the gentleness, it was the quiet voice of God that drew Elijah out of the cave, out of his place of hiding, you know, place of darkness, despair. And when he heard the whisper of God, he knew na God was nearby. He knew was just around the corner. He put his cloak over his face in the fear of the Lord and in reverent and humble. Oh, and yes. He know that he was in the presence of God. And the Lord asked him again, "What are you doing here, Elijah?" And sinabi niya ulit yung sagot niya nga na gano'n. So, Elijah's response was important. You know, God's words prompted a response, and the response was full of some truth and some things that weren't so true. You know, Elijah's answer to God is, you know, half truth and half not true. Because, yes, Elijah had been zealous for the Lord, but now he was hiding in a cave. So how is Elijah zealous to God, right? So he wouldn't have hidden in the cave, in the cave, because, you know, he already saw what God did in Mount Carmel. So how Elijah considered his self-zealous to the Lord, na tinalo siya nung yung salita lang ni Jezebel, natalo na siya. And also, you know, people were seeking to take Elijah's life. Yes, yeah, it's true that people were seeking to take Elijah's life, but he wasn't the only one left. Kasi sabi niya dito, I was the only one left. But no, he wasn't. You know, kasi meron pang ibang mga prophets na buhay, and there were still prophets na faithful sa ating Panginoon. And fear about what he thought was true, fear in Elijah's heart shook Elijah's faith, leading him to fail to see the reality of what wasn't true about what he thought was true in his life. Yung akala niya na totoo, yung akala niya ay yun ang mangyayari, hindi. Kaya, di ba tayo, yung akala mo lang yan, pero hindi. Ganon. Maling akala, ganyan. So, pag mong natin isipin na lahat ng inaakala natin ay tama, lahat ng inaakala natin ay tama. So, today, you know, we still deal with this problem na sin still leads to have truth in our hearts that led to hopelessness and led us away from the hope that we are in God. God is God's words still ask hard questions to reveal what's not true in our lives. So sa Jeremiah 31:25 it says here, "For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish." Ano ba yung weary? Yung mga pagod-pagod daw na kaluluwa, yung mga mahihina na kaluluwa, ay i-replenish ng ating Panginoon. I-renew niya, ganon. So, this verse signifies the promise of restoration and relief from our burdens. Yung sabi niya doon na I will satisfy the weary, it suggests that God provides complete satisfaction to those who are tired, exhausted, and burdened by the hardships of life. So it speaks to the divine ability to refresh and revitalize the weary soul, offering comfort and rejuvenation during weariness and fatigue.
Dito naman sa Romans 50:13, sabi dito, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So this is a Paul's prayer that longs to people of God be filled with, you know, fullness of Christ and continue to be filled every day of our life with His joy and His peace as we maintain what? As we maintain our trust in Him. And, you know, Paul's prayer is that we all may overflow and abound with the blessed hope through the power of the Holy Spirit. And number three na po tayo. How is God the hope of the hopeless? He accomplishes His purpose in us. Sabi dito sa 15 to 18, "The Lord said to him, 'Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel. And anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escaped the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escaped the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him." So, in the end, it was the word of the Lord that is what Elijah needed to hear. Not the mighty wind, the earthquake, yes, hindi yung apoy, you know, but the word of the Lord. So, what does God say? First, He's not done with Elijah. Diba? May gusto mo na ipagawa kay Elijah. He still has a job to do. And He said, "Go back the way you came, Elijah. I still have more I want you to do for me." Sabi ng Panginoon. So, He wanted Elijah to anoint, you know, yung mga tao dito, si Hazael, tapos si Elisha. Yeah, si Elisha na siya ang papalit sa kanya. Siya magiging successor niya, si Elisha. And, you know, finally, the word of the Lord reveals that even though Elijah feels like he was all alone during that time, you know, but the truth is, he's not. No? God is amazing. Naniniwala ba kayo doon? Ang yes. Ibang kayo ng God is amazing. Yes. Amen. Na, sa doon sa time na very exhausted si Elijah, he was burned out and despair. Yung wala siyang kapag-apag-asa, hopelessness siya. God ministers to Elijah as a whole person. He ministers to his physical and emotional needs. Talking with him, yung tinapig pa nga niya, hinawakan niya, and giving him a nap and a food, di ba? And he also ministers to his mind and soul by his gentle and encouraging word. And God is telling Elijah that he is not alone nga, hindi siya nag-iisa. God is with him. His presence is near him. Kaya tayo mga kapatid, kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay, huwag natin isipin na yung iniwan ka na ng lahat ng tao sa paligid mo, lalo na yung pagkahalo-halo na ba, mix-mix na yung mga nararamdaman mo, mekus-mekus yung nararamdaman mo. Hindi mo na alam kung paano ka magsimula kasi yung text dito, bad news. Yung text naman dito, bad news. Yung amo mo, nagbibigay naman sa'yo ng hindi magandang araw, tas ng trabaho mo. Di ba yung stress ka na, Lord, ano bang nagawa ko? Bakit ganitong nangyayari sa buhay ko? Ganon. Mabot tayo sa ganon. Pero, parating isipin na mag-isa lang tayo. Ang Panginoon, nandyan lang sa atin. He is always with us. Amen? And, si Elijah din, na-feel niya na yung ministry niya was pointless, but no. His faithfulness, ministry hasn't been in vain.
na it may not have turned out how we expected, but God has been at work and He still have more for Elijah to do. So, amen. Ganun nga na, di tayo ready to sa church, pag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, huwag natin isipin na, nagpapagod lang ako dyan, nagsasayang ako ng oras, wala naman nangyayari, hindi naman nakikita yun ng Panginoon. Kasi, lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo na kapag ministry, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, nakikita niya lahat. Yes. Nakalimutan ba natin na, kahit pa magtago ka dyan, kahit yung hindi mo pa sinasabi, alam na ng Panginoon. Kaya wala tayong tatago sa kanya, nakikita niya lahat. Kaya, yung mga work natin, yung mga words natin, ginagawa natin para sa Panginoon, hindi yan mapuput in vain lang. Kundi, mayroon yan, ibe-bless pa tayo ng Panginoon. Kasi nakikita niya yung work natin. This is a good time then that God reminds us that not everything we feel is helpful. Yung akala mo, nakakatulong sa'yo pero hindi pala. Kasi gumawa ka ng sarili mong decision. Mm-hmm. Na nag-pray ka sa Panginoon na nag-ask ka ng kasagutan. Pero meron ka na palang kasagutan sa sarili mo. Ginawa mo na lang sa ibang option yung sagot ng Panginoon. So feeling natin, yun ang tama. Yun ang nakakatulong sa atin. And hindi pala. So not everything we feel is true. Amen? Nung akala mo mag-isa ka na lang, pero marami naman palang ano, kasi sabi ni Elijah, mag-isa lang siyang natira. Pero marami man naman palang natira na mga prophets pa, di ba? And, napakabait ng Panginoon, di ba? Napaka-helpful niya. Our God is great and God is so good. You know, Elijah, kasi Elijah na, natauhan na siya, at tayo, sana matauhan din tayo. Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, matauhan na tayo. So, Elijah goes back to work. He goes back and is obedient to God's word. And at the end of his life, he was taken directly into heaven. So, yes. Gusto mapunta sa heaven, mag-obey tayo sa Panginoon. Amen. Amen. So, bumalik tayo sa gawain ng Panginoon. Kung tayo ngayon ay nangihina at pati yung pananampalataya natin ay naapektuhan, kailangan natin bumalik sa Panginoon. Amen? Amen. So, God's final word to Elijah didn't address his problem or deal with his misconceptions. Instead, God simply gave Elijah a vision and purpose for the future. God's word pointed to his plans for a future for his people. And God's word gave Elijah a mission and work to do to move him from hopelessness to hope and to purpose in his life. You know, today God's word still accomplishes this in the lives of those who listen to his words. Amen. Amen. God's plans are true. Tanging ang Panginoon, only God has true plans. Yung mga plano natin, walang wala yan sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. And understanding God's plans always bring hope and purpose to the present. God's power to accomplish His plans cannot be stopped by powers in this world. And now Elijah isn't the only faithful man to experience this kind of, you know, dark nights of the soul. You know, there are other people in the Bible and in the church history. You know, mga faithful din sila, faithful men and women who experience this level of pain and despair. Faith in God doesn't necessarily prevent this from happening. Hindi porket we are faithful to God, you know, hindi na tayo makakaramdam ng ano, ng kahirapan, ng sakit sa buhay natin. Amen? Kasi habang, lalo tayong nagtitiwala sa Panginoon, doon naman yung kalaban sinusubok tayo para mas magiging matibay ang faith natin sa Panginoon. So, we need to be ministered to as a whole person. You know, we kapag ganito, we need to rest. You know, we need the word of God. We need a gentle voice of God correcting us and restoring our joy and hope. So, if God corrects our mistakes, so huwag ka tayo magtampo sa Panginoon. Huwag ka tayo sabihin na, ay, hindi na ako mag-church kasi nga, di ba, kinokorek ako, ayoko nang kinokorek ako. Gusto ko lang ang mangyari. Hindi, kapatid. Kagustuhan ng Panginoon dapat ang mangyari sa buhay natin. Okay? Amen. So, sa kabila ng lahat, ultimately, we need, sino kailangan natin?
Yes, we need the Lord Jesus Christ. We need the one who is the bread and life and the water of life. And we need the one who came to take our place on the cross. And we need the one who intercedes for us even to this day. Yes. And you know, what do you do when you're exhausted and burned out? Let us listen to God when He says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart." Yeah. And you will "For my yoke is easy and my burden is light." So, you following Jesus doesn't mean we are released from all responsibility, kapatid. To take Christ's yoke upon you means to obey the gospel and to submit to God's will for our lives. Amen? Amen. And this verse shows us God's intention for us. It's not it's not to weigh us down, but to give us rest. Sabi nga dyan na, "Come to me, all you are weary, I will give you rest." So, God has a purpose for you and me. But His purpose isn't an unbearable burden. It's an appropriate way. May purpose ang Lord sa buhay natin, pero hindi siya yung mabigat sa atin, hindi siya nagdadala ng kabigatan. Kundi, alam mo, yung tama lang siya. And we don't have to accomplish it alone because we are yoked to Jesus. Ano ba yung yoke? Alam niyo yung parang dala-dala ng kalabaw. Oo, yung ganoon na 'di ba mabigat siya na ano? Oo, hindi natin dala-dala yung ang Panginoon na may dala-dala noon para sa atin. Amen. So yeah. Nakalimutan ko si Ilocano noon eh. Yan to. Hindi ko, pati yung sa amin na hindi ko alam, nakalimutan ko. In a world that is exhausting with its toil, demands and trials, God has different way for His people. His way is life-giving and it allows us to experience the fullness of God. Amen. So God has created us for a purpose. But that purpose is life when we are with Him. Kung nasa kanya tayo, hindi mag-aan lang yung purpose ito buhay natin. Pero kung we are not with Him, yung purpose na yun, hindi mangyayari sa buhay natin. Amen? Sabi ni Charles Stanley, "The dark moments of our life will last only so long as is necessary for God to accomplish His purpose in us." So once again, God uses trials, difficulty, and hardship to equip, to prepare, to provide our needs, to serve Him more effectively. So, kung hindi tayo prepared ng Panginoon, hindi tayo ready sa mga ipapagawa niya sa buhay natin, di ba? Yes. So, parang, kapag hindi tayo prepare, eh, ano na lang tayo, yung... Mikos-mikos. Parang petiks-petiks lang, kasi hindi ka ready, ganyan. Hindi ka ready. So, as you and I continue to obey Him, God uses adversities, He uses difficulties and present situations to develop the character of Christ within us. Amen. And so 1 Peter 5:10, "And after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you and His eternal glory in Christ will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you and me." So, God will restore or perfect us. Yes. He will make us strong, firm, and established. Yes. We may feel weak now. We can sense ourselves being worn out and diminished. Watch as all our opportunities and prospects in life shrink away. Akala natin yun nga na gumuho na yung mundo mo. But once our God calls us home, God will restore every lost thing of value and much more. He will make us strong and secure forever. So that's His promise, and that's what coming for those who put their faith in Him. Yes. Deuteronomy 31:6, "Be strong and
courageous. Do not be afraid or terrified because of them. Do not be afraid and terrified because of what other people tell you, because of your enemies tell you. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Thank you, Lord. This verse calls us to courage, to embrace courage and strength. Not because of our own kakayahan, of our abilities or resources, but because we know that God is with us. Amen? Amen. By placing our trust in Him alone, we can face any obstacle with confidence, secure in the knowledge that He is working for our good. Amen. This courageous trust is a testament to our faith in God, allowing us to step boldly into the unknown and face life's challenges head on. So in our lives today, we may face many challenges and uncertainties. It can be tempting, you know, na mag-rely sa dami-dami sa nangyayari sa mundo, sa buhay natin, nakaka-tempt na kahit sabihin natin, mag-rely ako sa gusto ng Panginoon sa buhay ko. But then, nakaka-tempt na kung anong gusto natin, yun na yung gusto natin masunod. Yes. Amen? But let's trust the God's constant presence and unfailing promises. Kasi ang Panginoon is true to His promises. Amen? So let's trust in Him. And to find our courage and strength in Him. And when we feel alone, let us cling to the truth that He will never leave us nor forsake us. As we navigate the complexities, the hardship, the difficulties, the problems of life, let us find our courage and strength in the One who has promised to be with us always, and sino yun siya, yung nag-promise sa atin na He is always with us. It is the Lord our God. So let us put our trust in Him. Let us remember na huwag tayong matakot sa mundo, sa sinasabi ng mundo, sa gawain ng mundo, because we know our God is always with us. We know God has purpose in our lives. But then, that purpose will not be fulfilled without trusting our God. Mm-hmm. Kung hindi tayo mananatili sa Kanya. Amen? So in order for that purpose to fulfill na mangyari sa buhay natin, kailangan din natin kumapit sa Kanya para gawin niya yung purpose niya sa buhay natin. Kasi kung hindi, isang ikaw nga hindi kumakapit, ako pa kaya. O, diba? Kumakapit naman yung Panginoon, pero kailangan din natin gawin yung part natin. Amen? As a believer of Christ. So, kailangan natin kumapit sa nag-iisa tulad ng iba na tapat sa Kanyang pangako na kahit kailan, kahit na tayo lalayo sa Kanya, tatakbo man tayo kahit ilang kilometro pa yan, kahit naakit tayo sa bundok ng ilang layo, na sobrang layo, kahit na magtago pa tayo sa kuweba, maharap tayo ng Panginoon, hahabulin tayo ng Panginoon. Kasi meron siyang purpose sa buhay natin. What we need to do is just submit our life to Him, surrender everything to our God. Amen. Amen. Plans in our lives. The only One who has a true plans. Yes. Lord, yung mga plano namin, walang wala sa mga plano. Yes. Hallelujah. Mga kapatid, let us trust the Lord with all His plans sa buhay natin. Malaki ang plano ng Diyos sa buhay natin. But then, kung hindi tayo mag-rely sa Kanya, hindi tayo kakapit sa Kanya, yung mga plano na yun, napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin, ay masasayang at mawawala. We have to do our part. Hallelujah, hallelujah. We have to submit to the Lord. Trust in Him. We have seen His glory. We have seen all the miraculous things He has done.
isn't that enough for us to trust in Him, to submit to Him, to commit our lives to Jesus? Hallelujah. Lord, alam namin, marami kami pagkukulang sa iyo. We chose to trust in the world's word rather than your words, O God. Forgive us, Lord. Mga kapatid, ang Panginoon lamang ang makakapagbigay, makakapag-fulfill ng kailangan natin. Some of us, maybe, you know, as of this moment of time, we are feeling down. We are feeling stressed. We are feeling depressed. You are feeling hopeless. But then, kapatid, let us always remember that there is hope. Yes. May hope tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord. We have our God, the God of the hope of the hopeless. Hallelujah. Kailangan lang natin pagkatiwala sa Kanya lahat. Para yung hope na yun ay mangyari sa buhay natin. Iala din natin ang buhay natin sa Kanya. Hallelujah. Mag-submit tayo sa Kanya. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Ang gusto niya sa buhay natin. Hallelujah. Lapit tayo sa Kanya. Sabihin natin na, Panginoon, patawa sa hindi ko pagsunod sa pag-trust ko sa aking mga kagustuhan sa buhay ko at nang hindi ako nagtatrust kagustuhan ko sa buhay. Lord, sorry kung nadi-disappoint ka namin. Instead na tatakbo kami sa iyo in the midst of problem na na-encounter namin sa buhay namin. Tumatakbo kami sa ibang daan. Matakbo kami sa ibang tao na hindi naman nakakatulong, kundi nakakadagdag sa problema na hinaharap na. Lord, tulungan mo kami na muli mag-ibigay ang buong tiwala namin sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang nakakagawa ng mga bagay na hindi kaya gawin ng tao. You can do impossible things possible. Tulungan mo kami na magtiwala pa sa iyo ng buong buo. Pagkatiwalaan yung purpose mo sa buhay namin. Ikaw lamang ang aming Diyos na may totoong plano sa buhay namin. I have another challenge po mga kapatid, kung meron pa dito sa atin hindi pa nakakatanggap sa Panginoon sa buhay natin, kung gusto natin tanggapin siya, huwag tayong magdalawang isip. Kinakusap tayo ng Panginoon na isurrender natin ang buhay natin sa Kanya. Kung meron man po mga kapatid, itaas na lang natin ang ating mga kamay. And tulungan ko po kayo na ilapit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat sa aming salita na narinig ngayon. May these words, O God, manuot sa aming mga puso, O God. May we apply this, O God. And may we realize your huge plans in our lives, O God. Instead of running away from you amid our problems, we chose, O God, to run, papunta sa iyo. Nalalapit kami sa iyo, Panginoon. Ang muli magtiwala, O God, sa gagawin mo sa buhay namin. Na magtiwala sa plano mo, O God, sa buhay namin. Sorry, Lord, kung minsan pinipili namin na gawin yung mga gusto, yung makamundong gawain. Instead na piliin mo anong gusto mong gawin sa buhay namin. We are so sorry, O God. Help us, O God. Renew us, O God. Nourish our
faith na nawala sa amin. Yes, Lord. Replenish, O God, yung faith namin. Renew us, O Lord. At nang ma-fulfill mo, O God, yung plan mo sa buhay namin. Pasawarin mo kami, Lord, sa mga nagagawa namin. Pagkalikod namin sa iyo. Thank you, Lord, na pinaalala mo muli sa amin na ikaw ang Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos na may plano sa buhay namin. Ikaw ang aming Diyos na pag-asa namin, walang makakapagpag-asa. Na despite, Lord, the difficulties, yung mga ang daming yung feeling namin, binagsakan na kami ng mundo. Gumuho ang mundo namin dahil sa dami-dami namin hinaharap sa buhay. At Lord, pinaalala mo na nandyan ka lagi, na kahit na kami lumalayo sa iyo, Lord, nandyan ka lagi. Hinahabol mo kami, hinahanap mo kami, kahit saan kami magpunta. Lord, we thank you so much, Opa. We thank you for your words, Lord. We thank you for your plans in our lives, Opa. Yes, Lord, hallelujah. We thank you for your love, Opa, despite our yung pagkalikod namin sa salamat, Lord, sa paalala mo, Lord. At tulungan mo pa kami, Lord, na maging matibay pa, Lord. Maging matibay pa yung paniniwala para ng palalambatay namin sa iyo, Lord. Kasi wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Ikaw lang ang aming pag-asa, Lord. Our God, ang hope of life. Ikaw ang aming hope, Lord. Natatakot kami pero nandiyan ka lang lagi para sa amin. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name, O God, and we thank you for your love. We thank you that you are our hope. Hallelujah. That you are our God of hope. Hallelujah. Thank you, Father. We thank you, Lord. We love you, Lord.